Good morning, good afternoon, or good evening sa mga kababayan natin nasa abroad, at mabuhay kayong mga ating mga bayani. Yun. Nagbabalik po, my name is Police Yaku. Kung first time ka sa aking channel, welcome, at ini-invite kitang mag-subscribe and i-click ang notification button para updated ka at para na rin siyempre sa pagsuporta at sa paglago ng ating channel. Sige po. So ngayon, ang pag-uusapan po natin ay isang napakahalagang kaso, at yung iba ay hindi aware. Banat lang ng banat. Ito po. Baka po kasi minsan ay magulat kayo, ay mabiktima kayo na hindi nyo alam. Ito po ah. Ignorance of the law ay hindi po yan excuse. So, mahigpit po ang batas. At lalong-lalo na kapag wala kang knowledge at pang-attorney. Yun. So, pag-uusapan natin ngayon ang illegal ammunition. Yun. Bala, bullets, o kung ano mang tawag nyo sa English. Bala, bullets, o tingga, ano mang yun. Ang bala po, pag sinabing bullets, ay kinukumpos ito ng apat o limang basic elements or components. Ang una po dito, siyempre kung makikita niyo yung bala, may ulo yan. Ang tawag doon ay bullets or projectile. Yun, isa. Yun na, projectile or bullets. Yung pinakatingga niya sa what do you call this? Sa dulo. Yun yung lumilipad. Yun. Tapos, ang pangalawang parts nito ay yung, siyempre, pagbala, hindi naman yan tatakbo. Yung case, yung tinatawag na yung pag naiiwan, shell, cartridge. Yun, cartridge ang tawag noon, yung iba, shell. So, yung case, yung nag-hold ng, siyempre, yung pangatlo ng powder, gunpowder, or pulbura. Yun po ang pangatlo. So, siyempre, hindi yan puputok pag tatlo pa lang. So, ang pahalagang pang-apat ay ang yung sa gitna na pinapalo ng firing pin. Ang tawag naman noon ay primer. So, yan yung primer ang nag-iinisit pag napalo yon ng matigas na bagay. Ay gigilingin niya, ay papainitin niya yung pulbura sa loob para lumabas pagkaroon ng friction, pressure, para ibuga niyo yung, i-force niya yung pulbura para ilabas. So, doon. So, yung ibang housing, may rim pa yan. Yung rim, nasa loob doon ang primer. Yun. Primer. Ching! Cartridge. Pero ang apat talaga niyan, ang basic lang. May dagdag lang yung rim. Sige, sabihin natin kasama yung rim, lima. Yun po. So, bakit ko po ito inuna sa napakaraming batas? Ito ang isa kong pa sa priority. At, yun. Ang naaalala niyo po ba yung mga nag-rocket nito sa airport na tanim bala? Yun, naaalala niyo. Sumikat po ito, di ba? Ngayon tumahimik na. May mga tiwali po kasing empleyado dyan sa airport. Hindi na natin nila lahat. Mayroon lang talagang nagra-rocket na sabihin na natin ginagawa nilang extortion yung pagtanim bala. Diba? Mabigat po kasi ang kaso ng tanim bala ay ng position of live ammunition. Mabigat po. Sa isdusi, 6 years to 12 years ang parusa nito. Bukod sa parusa, criminal ka ngayon na wala ka namang kinalaman. Kaya ito ang naisip nilang pantanim. Para pag naghulihan ka, may pera ka, siyempre, yun ang racket nila. Ariglo agad. So, maliwanag na money ka agad.
Diba? So ngayon, tatakutin ka ngayon, dadaling ka sa police, sa airport police. So pag nandoon ka na, medyo kung hindi ka aware, sasabihin sa iyo, papailan ka nila ng case, sa korte ka na magpaliwanag, siyempre ikaw naman, parating na o paalis na, ayaw mo nang maabala, bubunot ka ngayon ng para lang maariglo, para lang ma-dismiss. At actually, tanim nila yon yung mga ibang tiwali dyan. Yun po. Mabigat po kasi ang illegal possession of ammunition. Pero pag ang dala mo ay shell lang, shell, yung wala nang laman, hindi po yan papasok sa illegal ammunition. Wala pong kaso yan. Kasi is considered scrap. Di ba? Naalala nyo ba yung sa Mindanao Samter, yung may-ari ng junk shop na hinuli siya ng AFP na trap yung truck niya na ang karga ay empty shell. Napakaraming empty shell para ibenta niya. Kinasuhan ba? Wala po yung kaso kasi. So siguro, kinonsidered nila yon na may value pa. Pero hindi siya illegal ammunition. Yun po. Ano lang po yan? Scrap. Siguro for the in the first place, yung may-ari ng junk shop ay winarningan na huwag ka nang mamimili ng mga bala. Kasi po, may value pa yun. Although mahal ang kilo nun, kasi tanso nga naman yun. Diba? Kulay dilaw, tanso. Magkano ba ang kilo ng tanso? I think sa panahon ngayon, 2020, ay naglalaro siya ng 200 to 400, depende sa bilihan. Yan po. Yan po ang maisishare ko sa live ammunition. Huwag po kayong bibili na sa mga gun store na wala naman kayong hindi naman konektado sa inyong trabaho, hindi naman yung tipong nagustuhan mo lang. So kailangan po kasi ng dokumento niyan. May permit niyan sinisecured para makabili ka ng bala. Yun, medyo mahigpit po tayo dyan sa ang batas natin. O anong sakop nitong batas? Itong Republic Act 10591. Under po yan ng Republic Act 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition. So, yun po. Hanggang sa muli po, sana nabigyan ko kayo ng linaw regarding sa live ammunition. Sa mga susunod po nating video, abangan nyo po at tatalakayin natin yan kung paano ka macha-charge ng illegal possession of ammunition, paano i-charge sa'yo, paano mag-charge ng illegal possession of firearms. Ito mabigat yan. Reclusion perpetua or habang buhay pagkabilanggo ang parusa po sa illegal possession of firearms, tinatawag na 12-20, minimum of 12 years to 20 years. Ang dami. 12-20, grabe, ang bigat. So kaya siguraduhin mo kung may baril ka ay maganda para hindi ko ma-charge. Okay, okay. At meron kang attorney. Maraming salamat po. At muli po, ini-invite kita para suportahan ang ating paglago ng ating channel at napakahalaga nito. Maraming salamat. Thank you for watching. At muling nagsasabi, hindi lahat ng pulis ay nasa presinto. Yung isa ay nasa YT. Thank you for watching.